Hello at welcome sa Jules TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang The Lord of the Rings: The Return of the King. Simula ng part 3, nangingisda ang dalawang hobbit na si Sméagol at Déagol. Ilang saglit pa, nakabingwit ng malaking isda si Déagol. Sa bigat nito, nahulog siya sa ilog at tinangay ng isda sa ilalim. Napansin nito ang singsing na 2,500 years nang nawawala. Kinuha ng hobbit ang singsing at umangat sa tubig. Lumapit sa kanya si Sméagol na kilala sa pangalang Gollum. Matapos nilang tignan ang napulot na singsing, parehas silang naakit nito. Nag-agawan sila sa singsing hanggang sa mapatay ni Sméagol ang kaibigan sa sakal. Kalaunan ay itinakwil ng mga hobbit si Sméagol. Nagsimula siyang manirahan sa liblib na kuweba, kung saan hilaw na isda ang kinakain niya. Lumipas ang limang siglo, malaki ang nagbago kay Sméagol o tinatawag na ngayong Gollum. Nawala ito ni Gollum at napulot ito ni Bilbo na binigay naman ang singsing sa pamangkin na si Frodo. Sa kasalukuyan, sa tunnel na tinuro ni Faramir, nakalabas ng kaharian ng Rohan sina Frodo, Sam at Gollum para dalhin ang singsing sa bulkan ng Mordor. Sa Isengard, habang nag-e-enjoy si Merry at Pippin sa tagumpay, dumating ang Fellowship kasama ang hari ng Rohan na si Théoden sa Isengard Tower, kung saan nagkulong si Saruman na binabantayan ng mga horns. Ilang saglit pa ay lumabas sa taas ng tore si Saruman at gustong makipagbati. Galit na binanggit ni King Théoden ang mga karumal-dumal na ginawa niya. Sinabi pa ni Gandalf na ang pagtataksil niya ay nagdulot ng pagbubuwis ng maraming buhay. Binigyan siya ng pagkakataong magbago ni Gandalf ngunit nanlaban ito. Di tinablan si Gandalf ng apoy. Gumanti siya at winasak ang baston na hawak ni Saruman. Lumabas si Grima na pinatawad ng hari ngunit sinabi ni Saruman na alipin niya ito. Nagalit si Grima at sinaksak ang wizard sa likod. Samantalang si Legolas naman ay pinana siya. Nahulog si Saruman sa tore at tumusok sa kahoy na ikinamatay niya. Nahulog sa baha ang mahiwagang bola na hawak ni Saruman. Pinulot ito ni Pippin, ngunit kinuha ito ni Gandalf at itinago. Bumalik sila sa kaharian ng Rohan kung saan nagbalik na rin ang mga mamamayan nito. Doon ipinagdiwang nila ang panandaliang tagumpay. Umaasa silang buhay pa si Frodo at Sam na papuntang Mordor. Samantala, muling naglalaban ang kasamaan at kabutihan sa katawan ni Gollum. Narinig ni Sam na kausap ni Gollum ang sarili na nagsasabing papatayin nila ang mga hobbit kaya't kinumpronte niya ito. Nakiusap si Frodo sa kaibigan na di maaaring mawala si Gollum dahil ito ang gabay nila patungong bulkan. Sa kaharian ng Rohan habang natutulog si Gandalf, kinuha ni Pippin ang mahiwagang bola. Dumikit sa kamay ng hobbit ang nagliliwanag na bola at nagsabing nakikita sila ng may-ari nito na si Sauron. Kinuha ito ni Aragorn na nawala ng malay saglit kaya't gumulong ito. Nagising si Gandalf at agad tinakpan ng kumot ang bola. Ginising ni Gandalf ang walang malay na si Pippin. Sinabi nito na nakita niya ang nasusunog na syudad ng Minas Tirith sa Gondor at nagniningas na mga mata ni Sauron. Nagpa siya si Gandalf na puntahan ang Minas Tirith kasama si Pippin. Narating nila ang syudad na ang hari ay si King Denethor na ama ni Boromir at Faramir. Nagtanong ang hari tungkol sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang anak. Sinabi ni Pippin ang dahilan. Ipinaalam sa kanya ni Gandalf na nasa panganib ang kanyang syudad sa pag-atake ng mga sundalo ni Sauron. Tumanggi siyang tumanggap ng anumang tulong. Binigyang diin ni Gandalf na wala siyang karapatan na tanggihan ang pagbabalik ng tunay na hari ng Gondor na si Aragorn. Nagalit ito at nagsabing sa kanya lang ang Gondor. Samantala, nakarating sila Frodo sa Dead City na sinasabing delikado at maraming kaaway. Narating nila ang sikretong hagdanan papunta sa bulkan. Ilang saglit pa ay lumabas ang dragon na sakay ang Nazgul Lord, tapos ay nagsimula ng magmarcha ang mga sundalong orc para wasakin ang Gondor. Buti na lang ay nakapagtago sila at tinuloy ang pag-akyat sa batong hagdanan. Sa Minas Tirith, inutusan ni Gandalf si Pippin na sindihan ang parola sa Amondin para makarating ang mensahe sa Rohan na humihingi ng tulong ang kaharian ng Gondor. Dahil dito, tumugon ang hari ng Rohan at nagpadala ng hukbo sa Gondor. Balik sa Dead City, naakyat nila Frodo ang tuktok ng bato. Siniraan ni Gollum si Sam na balak nitong kuhanin ang singsing. Habang natutulog sila, tinapo ni Gollum ang natitira nilang tinapay. Binintang nito ang nawawalang tinapay kay Sam kaya't inupakan siya nito. Lumala ang kondisyon ni Frodo kaya't nag-alok si Sam ng tulong na dalhin ang singsing na minasama ni Frodo. Nalaso na ni Gollum ang isip ni Frodo laban sa kaibigan. Dahil dito, itinakwil ni Frodo si Sam. Isang gabi, habang naghahanda ang hukbo ni King Théoden, dumating ang ama ni Arwen na si Lord Elrond. Sinabi niya kay Aragorn na habang lumalakas ang kapangyarihan ni Sauron, humihina naman ang katawan ni Arwen na pwedeng ikamatay nito. Sinabi pa nito na nakasalalay ang buhay ng anak sa kapalaran ng singsing. Nawawala na sila ng pag-asa dahil mas marami ang mga sundalo ni Sauron.
Gayunpaman, may puwersa pa silang pwedeng hinga ng tulong kung ang totoong hari ng Gondor ang magpapatawag sa kanila. Ibinigay ni Lord Elrond ang espada kay Aragorn na tagapagmana ni Isildur at ang karapat-dapat na hari ng Gondor. Ito ang espadang Narsil na pumatay kay Sauron na muling pinabuo ni Lord Elrond. Agad naglakbay si Aragorn kasama si Legolas at Gimli sa mga bundok para humingi ng tulong sa mga Dead Men of Dunharrow. Samantala, nagkwento si Legolas tungkol sa mga undead. Nangako sila ng tulong sa dating hari ng Gondor na si Isildur, ngunit hindi nila tinupad at tumakas. Dahil dito, di makakalaya ang espiritu nila hanggat hindi nila tinutupad ang pangako sa hari. Narating nila ang pinto ng mga undead kung saan nagpulasan ang dala nilang kabayo nang makarinig ng nakakatakot na tinig. Walang takot na pinasok ni Aragorn ang kuweba na sinundan ng dalawa. Samantala, nagsimula ng maglakbay si King Theoden ng Rohan kasama ang lahat ng kanyang hukbo para tulungan ang Gondor. Halos mapuno naman ng hukbo ni Sauron ang lupain ng Gondor sa dami ng sundalo nito na sasalakay sa Minas Tirith. Balik sa lugar ng mga undead, lumitaw ang mga espirito at ang hari nila na nagtanong kung bakit sila nangahas na pumasok sa lugar nila. Sinabi ni Aragorn na siya ang hari ng Gondor at dapat nilang tuparin ang pangako nila dati upang makalaya na ang espirito nila. Ilang saglit pa, bumuhos ang mga bungo galing sa itaas na nagawang maiwasan ng tatlo. Paglabas nila, tumambad sa kanila ang hukbo ni Sauron na unti-unting winawasak ang kaharian ng Gondor. Maraming tao ang nakipag-alyansa sa hukbo ni Sauron. Sinunog nila ang mga bahay sa Nayon. Halos mawalan na ng pag-asa si Aragorn. Ilang saglit pa, lumabas ang hari ng mga undead mula sa bato at sinabing lalaban sila. Sa kabilang banda, hila-hila ng kabayo ni Faramir ang katawan niyang may tama ng pana. Hindi makapaniwala ang hari na malamang ay patay na ang anak niya. Nagsimulang umatake ang hukbo ni Sauron. Sa dami nito, nabaliw ang hari at pinaatres ang mga sundalo. Biglang dumating si Gandalf at pinukpok siya ng baston tapos ay sinabi sa mga sundalo na humanda sa digmaan. Naglaban ang magkabilang panig gamit ang catapult, sabay na sumugod ang mga dragon. Lumaban na rin ang mga sundalo gamit ang pana at espada sa pamumuno ni Gandalf. Imposibleng matalo nila ang kalaban sa mga nangyayari. Balik sa tatlo, pinigilan ni Aragorn na pumasok sa Gondor ang mga piratang pinadala ni Sauron. Nagbigay ng babala si Aragorn ngunit di sila nakinig kaya't sinugod sila ng mga espirito. Samantala, habang pababa si Sam, nahulog siya at napansin ang nawawalang tinapay. Hinala niya na kagagawan ito ni Gollum kaya't binalikan niya ang kaibigan. Narating naman ni Frodo at Gollum ang pasukan ng isang kuweba. Sinabi ni Gollum na mauna na siyang pumasok. Ang paligid ng kuweba ay napapaligiran ng sapot. Ilang saglit pa ay lumitaw ang malaking gagamba at inatake si Frodo. Natakasan niya man ang gagamba. Nilusob naman siya ni Gollum para kuhanin ang singsing. Pinatawad niya agad ito ng masukol. Gayunpaman, umatake ulit ito kaya't natumba silang dalawa na nagresulta sa pagkahulog ni Gollum sa bangin. Nagpatuloy si Frodo sa pakay niya, di niya namalayan ang gagamba sa itaas na tinusok siya kaya't nawalan siya ng malay. Sinaputan siya agad nito. Buti na lang ay dumating si Sam at nilabanan ang gagamba. Di nagpakita ng takot si Sam at nagawang paatrasin ang gagamba. Akala ni Sam na patay na ang kaibigan na walang malay. Ilang sandali pa, may dumating na mga orc na nagsabing buhay pa si Frodo. Dinala nila ito sa kuta nila. Samantala, nasiraan na ng bait si King Denethor na naniniwalang patay na ang anak na si Faramir. Pinigilan ito ni Merry na sunugin ang anak dahil buhay pa ito, ngunit wala rin siyang nagawa kaya't nagsumbong siya kay Gandalf. Hinarang sila ng Nazgul Lord na nagawang wasakin ang baston ni Gandalf. Nabaling ang atensyon nito nang dumating ang mga hukbo galing sa kaharian ng Rohan. Nagbigay ng direksyon si King Theoden kung paano nila lalabanan ang libo-libong sundalo ni Sauron. Buong tapang nilang hinarap ang kalaban. Nagdesisyon si King Denethor na sunugin ang anak kasama siya, ngunit napigilan sila ni Gandalf. Nakakuha ng apoy ang hari at sinilaban ang kahoy. Naitulak siya ni Gandalf pababa at si Faramir naman ay pilit na iniligtas ni Merry. Balik sa labas, nagawa nilang mapaatres ang mga orc. Ngunit pinalitan sila ng mga higanteng elephant na madali silang nawasiwas sa laki nito. Gayunpaman, unti-unti nilang nabawasan ang mga ito. Samantala, biglang lumitaw ang Nazgul Lord at kinagat ng dragon nito si King Theoden tapos ay hinagis. Hinarap ng pamangkin nito na si Owen ang dragon at nagawang pugutan ito ng ulo tapos ay hinarap ang Nazgul Lord. Nasukol siya nito at nagsabi na walang lalaki ang makakapatay sa kanya, di nito namalayan sa likod si Merry na tinusok siya sa binti. Sinamantala ito ni Owen, sinabi niyang babae po ako, sabay tusok sa mukha ng Nazgul Lord na naglaho sa suot nito. Sa lawa, dumating ang barko ng mga pirata. Tinanong ng pinunong orc kung bakit late sila. Bumaba si na Aragorn mula sa barko na ipinagtaka ng orc. Sumugod sila kasabay ng mga mandirigmang espirito na nakibahagi sa matinding labanan.
Patuloy na ipinamalas ni Legolas at Gimli ang kasanayan nila sa digmaan. Namatay man ang hari ng Rohan na si King Theoden, di nagtagal ay natalo nila ang mga sundalo ni Saruman katulong ang mga sundalong Rohan, Gondor at higit sa lahat ay ang mga undead na tinupad ang kanilang pangako sa totoong hari ng Gondor na si Aragorn. Tumupad naman si Aragorn sa usapan at pinalaya ang sumpa sa mga espiritu. Samantala, dinala ng mga orc si Frodo sa kuta nila. Tinanggal nila ang lahat ng suot ni Frodo. Nagtalo ang mga orc at Uruk-hai sa damit na Mithril. Sinamantala ito ni Sam kaya't madali niyang napasok ang kuta at nailigtas ang kaibigan. Humingi ng paumanhin si Frodo sa lahat ng nagawa niya kay Sam. Inakala ni Frodo na nakuha na sa kanya ang singsing. Sinabi ni Sam na tinago niya ito ng mapagkamalang patay na siya. Kinuha muli ni Frodo ang singsing at sinabing siya na lang ang magtitiis sa mga pasanin nito. Sinuot nila Frodo at Sam ang damit ng orc para magbalat kayo. Kailangan nilang makarating sa Mordor, ngunit hindi madaling marating ito, dahil libo-libong orc ang nakabantay sa paligid nito. Nagmungkahi si Aragorn na linlangin si Sauron sa pamamagitan ng paglusob sa mga sundalo nito para mabaling ang mata nito sa kanila. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong makadaan sina Frodo sa binabantayang lugar ni Sauron. Samantala, halos bumigay na ang katawan ng magkaibigan sa sobrang pagod. Ilang saglit pa ay nawala ng malay si Frodo. Nagpa siya naman si Gandalf na salakayin ang hukbo ni Sauron. Pagdating sa Blackgate, hinarap sila ng isa sa mga pinuno ni Sauron. Inilabas nito ang Mithril ni Frodo para paniwalain sila na patay na ito. Pinugutan ito ni Aragorn at sinabi sa mga kasama na hindi siya naniniwalang patay na si Frodo. Inakay ni Sam si Frodo habang ang mata ni Sauron ay nakatuon sa Blackgate. Ito ang pagkakataon nilang marating ang bulkan ng Mount Doom nang hindi napapansin ni Sauron. Patuloy nilang inakyat ang bundok na halos abot kamay na nila. Wala nang natitirang lakas si Frodo kaya't binuhat siya ni Sam para marating ang pintuan ng bulkan. Sa Blackgate, napaligiran man sila ng kalaban, hindi sila nawawala ng pag-asa at buong tapang na hinarap ang mga ito sa pangunguna ni Aragorn. Natanaw na ni Sam ang pinto kung saan ihuhulog nila ang singsing. Nagulat siya sa paglitaw ni Gollum. Inatake sila nito tapos ay sinakal si Frodo. Tinamaan ito ng bato ni Sam at patuloy silang naglaban. Sinamantala ni Frodo ang pagkakataong pasukin ang pinto ng bulkan. Narating ni Frodo ang loob ng bunganga ng bulkan kung saan kumukulo at nagbabaga ang putik sa ibaba. Sinigawan siya ni Sam na ihulog na ang singsing para malusaw na ito. Gayunpaman, may pumipigil kay Frodo at hinihikayat siya na ang kinin ito. Sinabi ni Frodo na sa kanya lang ang singsing tapos ay sinuot ito, kaya't naging invisible siya. Dahil dito nalaman ni Sauron na nasa Mordor ang singsing kaya't agad na pinuntahan ito ng mga dragon na nasa digmaan. Nawalan naman ang malay si Sam ng pukpukin ni Gollum ng bato tapos ay sinundan ang bakas ng paa ni Frodo para agawin muli ang singsing. Naputol ang daliri ni Frodo sa kagat ni Gollum kaya't napasa kamay ni Gollum ang singsing. Walang mapagsidlan ang tuwa at saya ni Gollum. Gusto ring makuha ni Frodo ang singsing kaya't nag-agawan sila dito sa bingit ng kamatayan. Sa kabilang banda, natatalo na ang mga sundalong kasama ni Aragorn sa mga sundalo ni Sauron. Balik sa bulkan, sa pag-aagawan, nahulog ang dalawa sa tinutungtungang bato. Nagawang makakapit ni Frodo sa nakausling bato, habang si Gollum naman ay tuluyan ang nahulog sa nagbabagang putik kasama ang singsing. Buong lakas na hinila ni Sam ang kaibigan habang ang singsing naman ay unti-unting natutunaw sa nagbabagang putik. Dahil dito, nagpulasan ang mga sundalo ni Sauron kasunod ng pagguho ng Dark Tower kung saan ang espiritu at mata ni Sauron ay tuluyan ng nawasak. Ilang saglit pa, sumabog ang bulkan. Tumakbo ang magkaibigan para makaligtas sa umaagos na nagbabagang putik. Maya-maya lang ay dumating si Gandalf kasama ng mga agila para sagipin sila. Muling nagkasama-sama ang Fellowship of the Ring. Si Aragorn ay kinoronahan bilang hari at ikinasal kay Arwen. Yumuko ang apat na hobbit ng tumepat sa harap nila ang hari ngunit sinabi ni King Aragorn na hindi sila yuyuko kahit kanino. Bagkus ang hari ang yumuko sa kanila na sinundan ng lahat. Nakabalik ang mga hobbit sa Shire matapos ng 13 taon. Pinakasala ni Sam ang babaeng nagustuhan niya. Namana naman ni Frodo sa tiyuhin ang hilig sa pagsusulat ng libro. Sinabi ni Frodo sa kaibigan na ilang taon na ang nakalipas pero di pa rin lubos na gumagaling ang natamo niyang sugat dulot ng saksak ng Morgul Blade. Dahil sa mga sugat at trauma na tinamo ni Frodo, titira siya kasama ang kanyang tiyuhin na si Bilbo sa Undying Lands. Iniwan ni Frodo ang sinulat na libro kay Sam at nagpaalam. Kasama nilang naglayag si Gandalf, Lord Elrond at Galadriel papuntang Undying Lands.